At nagbabalik tayo mga old school sa ating YouTube channel. So ngayong araw, pag-usapan natin at panoorin etong ginawang resback o pangsasoplak ni Utol Senator Robin Padilla. Dito sa mga intelihente, sa mga magagaling, pero nung sila'y nakapwesto, wala namang silbi. Pero bago ang lahat mga old school, please pakiclick po ang subscribe button. Click the notification bell, click all para lagi kayong updated sa mga next video natin. Also, paki-like and share na rin po. Tulong nyo na kay Old School Pinoy. At maiba naman tayo mga old school ha. Maisingit ko lang. Baka gusto ninyong tumulong, ito po yung for a cause. Para sa isang medication ng isa nating ka-old school na naggagamot sa kanyang cancer. So, eto po ang kanyang merchandise at ng description to how to avail ilalagay ko po sa ibaba sa description. So eto na mga old school, panoorin na natin at reaksyonan ang sinabi ni Senator Robin Padilla. Let's go. Sir La Sierda, yung dati kay Pinoy, kumontra yan. Sinabi niya na bakit daw papalitan ang saligang batas, eh pwede naman daw gawin to. Eh boss, bakit hindi nyo ginawa nung panahon nyo? Paano nila gagawin, idol? Una sa lahat, pag pinakialaman nila yan, mawawalan sila ng kita. At pangalawa, magagalit yung mga pinanser nilang local oligarch. 6 na taon din naman kayong nanungkulan. Bakit yung mga sinadjes mo hindi nyo ginawa nung panahon nyo? Yun ang ano nun eh. Sa akin palagay, kapag lumipas na yung panahon nyo at kayo'y nanilbihan na at kayo naman ng pinakasiga at kayo ang humahawak ng Imperial Manila nung panahon na yon at lahat ng desisyon ay inyo, bakit hindi nyo ginawa ang lahat ng sinabi ninyo? Yes, nung sila ang may hawak ng kapangyarihan, tama yung sinabi mo, Senator Robin, bakit hindi nila ginawa? Kaya nga nanalo si BBM at si Inday Sara at lalong-lalo na ikaw. Simple lang, sawang-sawa na ang taong bayan sa mga kaplastikan, sa mga pangako, sa mga matatalinong ungas na to. Lagi nilang sinasabi, dapat ito, dapat ganyan. Parang isa, pasintabi na kay Sana All. Diba? Yan din ang sinabi mo, sana merong pagkain sa bawat mesa. Sana may trabaho. Mahal ko ang mga magsasaka. Pero bakit hindi nyo yung pinakita, hindi nyo yung ginawa nung kayo ang naupo sa kapangyarihan? Bakit kayo ngayon ngaw-ngaw na ngaw-ngaw kung ano nang dapat gawin? Mga visit kayo, mga inutil. Nakakapanginig kayo ng good nerves. Di ba? Puro kayo dakdak. Pero nung pagkaupo nyo, nung kayo pang mga bayani di umano, na mga traitor naman ang nakaupo at mga totoong nagpayap sa bayan, bakit hindi nyo nga ginawa? Bakit kayo ngayon nakikialam sa mga bagong matitipunong senador na hindi pa kurtado ang utak ng politika? Huwag nyong pakialaman. Kaya sinisigurado ko sa inyo, sa susunod lalo na eleksyon, talagang zero na kayo. At ngayon na panahon na namin na kami ang pinagkatiwalaan ng tao, eh kami a-advisean nyo na hindi tama yan, ito ang gawin nyo. Labo. Malabo talaga, idol. Pero yun mo, yung nag-a-advise sa'yo, yung mga wala namang nagawa para sa taong bayan. Sa panahon ngayon, hindi na namin kailangan ang advice nyo. Wala nang kwenta sa amin yan, Mr. Edwin La Sierda. Google! Ano na itulong nyo sa bayan? Yung mga batas, yung mga pinapairal na mga dating nanunungkulan,
Ano nagawa sa amin? Wala. Nga. Eh bakit ganun? Hindi ko maintindihan yun. Hindi pa nga ako nakakapasok dun sa apat na sulok ng Senado, kontra na kayo. Ako naman naguguluhan lang ako dun sa sinasabi niyo. Senator Drilon, isa rin yan. Si Manong Senator Drilon. Kumukontra din. Idol, hindi yan kumukontra. Baka na alimpungatan lang. Ang kagalang-galang na si Senator, former, soon to be outgoing Senator Drilon. Naalimpungatan lang yan. Nung pagkagising, number one ka na at papalitan na sila. Pasintabi na, hindi niya alam ang kanyang ginagawa. Ang dami nyo palang pwedeng gawin. Mga suggestion, hindi nyo ginawa. Yung mga inaakala nyo makakatulong sa taong bayan, sa mga manggagawa, sa negosyo. Ngayon nyo sasabihin lahat, sasabihin nyo sa amin, de, ganito yan. Kita mo? Kita niya, ilang taon na yung mga inutil na yan nakaupo sa kapangyarihan. Sa mga manggagawang Pilipino, may naiambag ba yan? Baka nakakalimutan nila na vinito ng kanilang presidente ang SSS additional benefits. Yung 2000, di ba? Hindi nila binigayan. At sa panahon nila, walang nagkaroon ng wage increase ang manggagawa. Pero ang masakit, ngayon nagkaroon nga ng increase. Pero Diyos ko, mabaging langit. Saan mapupunta ang 33 pesos mo? Huh? You had your time. It's our time. Gambalasik ng English na si Idol. My gracious goodness. Subukan naman yung sinasabi namin. Pumapasok pa lang kami, babarahin nyo na kagad ba? Oras na para tanggapin na natin to, ating mga foreign investment. Papasukin na natin sila at gawin natin fair. Gawin natin, wag na tayong ganun. Sumobra na, masyado nang yumaman yung ating mga local oligarch. Sobra nilang yaman, mga boss. Paabutin naman natin yung yaman doon sa mga tao sa baba. Hindi naman na siguro unfair tayo noon. Sobra na yaman nila, boss. Goodness gracious naman, no. Huwag na tayo magbulahan. Sobra ng yaman ng mga yan. Dahil dyan sa Foreign Investment Republic Act ba yan? Yung ginawa ng mga oligarko? Yung 1987 Constitution talaga, yan talagang pinakabasurang konstitusyon ng Pilipinas. Wala naman yan, hindi yan para sa taong bayan. Para lang yan dun sa mga oligarko na naglukluk sa kanila sa kapangyarihan. Grabe, hindi ba kayong nakukonsensya? Talaga bang sa inyo yung Diyos ang pera? Mga walang yaka kayo. Pasintabi na. Pero basura talaga yung 1987 Constitution na yan. At kung babanatan nyo ako ng mga tradisyon dyan sa Senado, walang problema sa akin yun, pero huwag nyo akong patatahimikin. Tatay ko nga, nanay ko, hindi ako napatahimik eh. Sila yung bumawa sa akin. Ha? Yan talaga ang dahilan, Senator Idol Robin. Dahil kami naniniwala bilang isang revolusyonaryo na senador, wala sa'yo makakapagpatahimik. Kahit sino pa dyan sa Senado. Tignan nyo ang resmak ni Utol sa inyo. Hindi pahiya nyo ako kung gusto nyo. Okay lang naman sa akin yun. Wala naman ako. Matutuwa pa ako nun. Hindi naman ako pumunta dyan para magpapogi. Ipahiya nyo? Subukan nyo. Katulad nung ginawa nyo kay Senator Lito Lapid. Na pinagtatawanan ng mga sosyalera dahil hindi marunong mag-English. Dapat nga kayong pagtawanan ng taong bayan. Dahil nasa sarili kayong bansang Pilipinas, wikang Ingles ang ginagamit nyo dyan sa Senado. Hindi ba kayo nahihiya niyan? Pati sa saligang batas, puro Ingles. Kaya nga lagi yung sinasabi, ignorance of the law, excuses no one. Paano kami mga ordinaryong mamamayang Pilipino? Paano na kayo maiintindihan ang batas na nalimbag nyo sa Ingles? Ilagay nyo sa Tagalog yan, siguro naman, vast majority o super majority ng Pilipino ay hindi magiging ignorante sa batas ng Pilipinas.
Kasi kung gusto ko magpa-pogi, doon ako sa pag-aartista, pogi na ako doon. Pero sa Senado, hindi. Nagpunta ako diyan para magsalita. Yan ang Senado eh. Gusto ko kaya nga gusto kong maging parliament tayo eh. Para araw-araw nag-uusap tayo sa harapan ng taong bayan, mag-uusap tayo. Hindi ipahiya niyo ako. Kung gusto niyo, araw-araw niyo ako ipahiya. Walang problema. Basta marinig lang ng taong bayan na yung mga hinaing nila, kung ano yung mga naririnig ko sa kalsada, sa taniman, mga mangingisda, maiparating ko sa inyo. Very well said, Senator Robin Hood Fernando Carreño Padilla. Grabe. Tagus, sapul, ano ba, butata. Ang mga intelihenteng ito na dating nakaupo sa kapangyarihan, ngayon nag-iingay. Wala namang binatbat. Sa iyong parliamentary at federalismo, nakasuporta ang super majority ng taong bayan. Grabe, napag-aalata talaga yung mga sakim sa kapangyarihan na ayaw ipabago ang saligang batas ng 1987. Sila talaga ang anay sa ating lipunan. Pero grabe, halatang hindi ka politiko at hindi ka sakim sa kapangyarihan. Dahil pag napatupad na ang federalismo, mawawala na sa Imperial Manila at sa mga national senator ang national power. Ito'y mapupunta na sa mga estado. Doon na natin malalaman kung sino ang mga walang silbi, kung sino ang corrupt, at kung sino ang gagawa ng kanilang trabaho. Mabuhay ka, Senator Robin Padilla. Nakasuporta kami at hindi kami nagkamali sa pagboto sa iyo. Ingat! Sabi ka na namin.